Ang sabi sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi karyatin ukhra. Merong isang lalaki na dinalaw niya ang kanyang kaibigan sa isang baryo. At habang siya ay naglalakbay papunta sa baryo ng kanyang kaibigan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng malaika, anghel, upang tanungin niya ang lalaki na yun kung bakit niya gustong dalawin ang kanyang kaibigan sa isang baryo. Falamma ata alaihi, at nang dumating ang malaikat sa kanya, kala ay naturid, ang tanong sa kanya ng malaika, saan ka ba ikapupunta? Kala urido akan li fi hadihil karya. Ang sagot ng lalaki ay, pupuntahan ko ang aking kaibigan dyan sa baryo na yan. Ang sabi ng malaika, kala halaka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi. Ano ba ika ang pakay mo sa kanya? Meron ka ba ikang biyaya, blessing na pakay mo sa kanya? Ang sagot ng lalaki, kala la ghaira, wala akong ibang pakay sa kanya. Sabi ng lalaki, inni ahbabtuhu fillahi ta'ala, subalit sabi ng lalaki, katotohanan sa akin, siya ay minamahal ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Noong sinabi ng lalaki na yun sa malaika, ang sabi ng malaika, katotohanan sa akin, ako ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay nais niyang iparating sa iyo na katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal kanya katulad ng pagmamahal mo sa kaibigan mo. O aking kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal mo dyan sa kaibigan mo na wala kang ibang layunin sa pagmamahal sa kanya kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan mo o aking kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal ka rin katulad ng pagmamahal mo sa iyong kaibigan. Kaya't ang pinakamainam na kaibigan ng isang tao, ang isang kaibigan na mamahalin ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang kaibigan na madadala ka niya sa kabutihan. Ang isang kaibigan na hindi ka niya kayang ipahamak. Ang isang kaibigan na hindi plastic at hindi peke. Ang isang kaibigan na hindi ka niya kayang siraan sa ibang tao. Ang isang kaibigan na siyang malalapitan mo sa oras ng iyong problema. Ang isang kaibigan na mamahalin ka niya kahit na ikaw ay walang-wala pa. Kapag ganito ang kaibigan ng isang tao, mga kapatid Islam, ito ang kaibigan na itinuturo sa atin ng pananampalatayang Islam na nararapat sa atin na piliin natin ang mga ganung klase ng kaibigan. Sapagkat ang pagkakaibigan sa pananampalatayang Islam, ito ay malaking epekto sa pananampalataya ng isang tao. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dinihi khalili. Ang isang tao ay sinusunod ng kanyang kaibigan ang kanyang pananampalataya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Kaya't ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat sa inyo na piliin niyo ang inyong maging kaibigan. Unang-unang araw dito, mga kapatid, ay nararapat sa atin na piliin natin ang ating maging kaibigan na siya ang totoong kaibigan. Pangalawang araw, mga kapatid, nararapat din sa atin na piliin natin ang makasama natin sa buhay o maging kabiyak ng puso natin. Sapagkat ang relihiyon ng isang tao na maging kaibigan natin o maging kabiyak ng puso natin, ito ay napakalaki ng kanyang epekto sa buhay natin, lalong-lalo na sa pananampalatayang Islam. Kaya't mula sa araw na ito, mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin kung ang mga kaibigan ba natin ay nakakapagbigay sa atin ng magandang impluensya sa pananampalatayang Islam. Kung ang kaibigan ba natin ay hindi tayo madadala sa kasamaan, sapagkat kung ang mga kaibigan natin, mga kapatid, ay hindi makakapagdala sa atin sa kabutihan, makakapag-iwas sa atin sa mga kasamaan, nararapat sa atin na layuan natin ang ganung klase ng mga kaibigan at pumili tayo ng mga kaibigan na siya ang makakasama natin sa pananampalatayang Islam. At naway igawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipakilala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga totoong kaibigan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay mahirap makahanap ng totoong kaibigan dahil kadalasan ang nangyayari sa atin, ang mismong kaibigan natin ang magpapahamak sa atin. At naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung klase ng mga kaibigan na kaya tayong ipahamak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.